Actually, nakalagay po sa ating revised penal code. Ayan na. Ang kulong doon, walang kulong. This year lang. It means pag pinatay mo yung kabit habang nakapatong, hindi ka makukulong. Ayan, pwede na panako yan. Okay? Pwede na, pwede, pwede na panako. Pwede ka maging liable ng murder or homicide, mm-hmm. pero ang liability mo, this year. Layo lang. Oo. This, saan? Saan po? Lang. Saan? Depende sa court yan. Ah, sa pamilya ng babae. Pero absolutely walang kulong. Maid, naging girl, naging kiwida ni lalaki. Mm-hmm. Okay. Maging liable ba sila ng concubinage? Hindi. Ay, bakit? 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 Kasi sabi ng batas, you're bringing your mistress to the conjugal dwelling. Hindi naman eh. You're not bringing kasi nandiyan sa loob. Di ba? So, exempted, walang concubinage. Kasi sabi ng batas, you're bringing your mistress to the conjugal dwelling. Mm-hmm. Paano may i-bring nandiyan na sa loob? Oo. Oh, oh. Kailangan diba? Bring. Oh. From outside. From yes, outside. From outside. Dadalhin mo sa loob. Sa eh, ito, nasa loob na. Nasa loob na eh. So, hindi nag-a-apply ang batas. Oo, oh, hindi nag-a-apply. Walang please trouble note, ng attorney pag ganun. Please take note, ang batas is liberally construed in favor of the accused. So there's no concubinage. Yeah. Pwede maging liable RA 9262 kasi may psychological abuse, may emotional abuse. But kung pinag-usapan natin is concubinage, wala. Kasi hindi mo dinala ang kabit mo sa bahay kasi nandiyan na sa loob. Nandiyan na sa loob. Di ba? Bakit naman na in love? Eh kasi maasikaso siya. Kinalaban niya yung damit ko. Oh, eh loko-loko ka pala, trabaho. Grabe. So pwede palang gawin yun, no? Oh, ipasok mo na lang yung kerida mo muna na maid. Kailangan nga, pag, kailangan nung pumasok si maid, Arigo. Hindi mo pakiwida. Kasi kung kiwida mo na, pinapasok mo sa bahay, then ginawa mong maid, pwedeng pasok ang concubinage. Pero yung pagpasok ni maid, wala kayong relasyon, then naging, may relasyon kayo thereafter na lang, doon pasok, hindi pasok ang concubinage. Apo, pwede pala na sa labas ng develop ang relasyon at saka nilagay mo yung maid sa loob, po pwede yun. Pwede yun. Kasi, pero, i-establish mo muna na nag-develop ang relationship sa labas. Sa labas. Kasi you're bringing. Kailangan patunayan mo na dinala mo ang kabit mo sa bahay. Hindi yung nasa bahay na. Nasa shoulder na yun. Nasa shoulder nung nag-akusa. Tama yan. Ano ang pwedeng patunay sa batas na meron silang relasyon na may pag-ibig na namamagitan? Anong tinatanggap ng batas? Yung pag-ibig, yung may anak, hindi yan. That's one of the evidence, but hindi yan enough. Kailangan i-prove natin na nagsasama sila bilang mag-asawa. Mm-hmm. So, kailangan natin ng witness ng barangay, witness ng kapitbahay, mga housemaid dyan. Kailangan natin i-prove. Pero dapat yung witness mo, matibay-tibay ang loob. Of course, kailangan. Kasi wawasakin ang credibilidad ng abogado. Yes. The mere fact that they're spending vacation sa Boracay, hindi enough yan. The mere fact na may anak sila, hindi enough yan. Wawasakin yung credibilidad, sabihin ng abogado, eh, chismosa yan. Marami na sinuira ang relasyon yan dahil sa kachismisan niya na patay ang credibility. That's why, konti lang ang na-convict ng concubinage. Kasi mahirap i-prove ang cohabitation. Mm-mm.